Anong problema natin? Yung sa kapatid ko po, na-scam po siya sa Hong Kong. Nasaan ang kapatid mo ngayon? Nasa Hong Kong po. Kung na-scam ang kapatid mo sa Hong Kong, biktima siya. Opo. Alright. Pakikinggan lang kita, wala akong magagawa dahil hindi ikaw ang biktima. Hindi ikaw ang biktima ng panluloko or scam. Ang scam ay isang krimen. Meron kasi silang binigay sa akin na SPSR na galing sa Hong Kong. Ay, hindi po pwede. So, kailangan sila talaga yung... Oo. Wala naman pinagkaiba pag ikay, siya na biktima ng panghahalo, ikaw nagre-reklamo. Nasaan yung biktima? Okay, anong problema natin? Yung sa kapatid ko po, na-scam po siya sa Hong Kong. Nasaan ang kapatid mo ngayon? Nasa Hong Kong po. Kung na-scam ang kapatid mo sa Hong Kong, biktima siya? Opo. Alright. Pakikinggan lang kita, wala akong magagawa dahil hindi ikaw ang biktima. Hindi ikaw ang biktima ng panluloko or scam. Ang scam ay isang krimen. Opo. Pag pulis, hindi ka pwede mag-report ng biktima, ikaw, hindi po pwede yun. Ngayon, pakikinggan kita sa scam mo, wala rin akong magagawa hanggat hindi bumating ang kapatid mo ang siyang magre-reklamo. Ganito ang proseso ng legal. Pag may krimen na gawa, hindi po pwede siya na hindi ang biktima ang magre-reklamo. Halimbawa, pag ikay naghahasa, pwede ba siyang magreklamo? Eh, hindi naman ang biktima. Halimbawa, pag ikaw na nakawan, pwede ba siyang magreklamo sa'yo? Hindi. Kung sinong nakakawan, siyang imbestigahan. Halimbawa, pag siya'y nabiktima ng staffa, pwede ba ikaw magreklamo para sa kanya? Kahit kapatid mo siya? Hindi rin. Ito ang sitwasyon. Ang aking payo sa'yo, antayin natin ang kapatid mo bumalik dito kasi wala tayong magagawa. Hindi ako pwede makakilos. Bawal yung ginagawa natin na pag kakausapin kita na hindi naman ako ang biktima. Paano ko mapapatunayan kung totoo yan o hindi? Iba yung sasabihin ng kapatid mo, iba yung sasabihin mo sa akin. So magkakaiba ang sitwasyon. Ang aking sinasabi sa'yo, antayin mo ang kapatid mo. Sabihin mo sa kapatid mo, tutulungan ka ni Sir Tulfo, pakikinggan ang reklamo mo. Kaya lang, hindi niya pwedeng pakiraman ang reklamo mo kasi non-transferable ang reklamo or iaatang niyo sa iba para ireklamo sa akin. Entiende? Opo. Meron kasi silang binigay sa akin na SPA, sir, na galing sa Hong Kong. Ay, hindi po pwede. Hindi po pwedeng SPA. Ang SPA, mga pagpalakad ng papeles. Pero pagdating sa mga reklamo, hindi po pwede. Ang SPA, halimbawa, pupunta ka ng SSS. SPA yun. Halimbawa, pupunta ka, paayusin mo ang lisensya, inaatasan, special power of attorney, irepresenta mo ang kapatid mo para malakad yung papeles ng LTO o sasakyan. Pwede yun. Pagreklamo ng krimen, hindi po pwede. So, kailangan sila talaga yung... Oo! Wala naman pinagkaiba pag ikay... Siya na biktima ng panghahalay, ikaw nagre-reklamo. Nasaan yung biktima? Kasi ang kasi nila, sir, kasi yung basta babae... Basta importante sabihin mo sa kanya, hindi ka ate pwede magreklamo na hindi ikaw ang biktima na pinapasa mo sa akin. Walang magagawa kahit sino. Kahit sa pulis ka pa pumunta, hindi pwede magreklamo. Sige po. Alright. Krimen ang pinag-uusapan dito, scam. Krimen yan eh, staffa man yan, swindling yan eh. Sinong biktima? Hindi po pwede. Sir, ako biktima. Pag tinanong ka ng husgado, paano ka ng biktima? Hindi po, para sa kapatid ko, sasabihin ng abogado, next, pasura, papuntahin mo muna ang biktima. Ganun tayo. Apo. Ang biktima, ang siyang, yung naloko, ang siyang dapat imbestigahan. Apo. Hindi pwedeng atas, hindi pwedeng SPA yan. Malinaw? Apo. Okay. Iba yung magulang, minor de edad, pwede yung kausapin yung magulang na lang para doon sa minor de edad, pero ginagabayan ng magulang ang minor de edad. Apo. Hindi minor de edad ang kapatid mo sa Hong Kong. Malinaw? At saka kung ang krimen nangyari sa Hong Kong yun. Ang kung krimen nangyari dito, dapat dito. Dito po na-send yung pera. Well, hindi yun eh. Dito na-send yung pera, pero sa Hong Kong yung nangyaring ano eh. Dito na-send yung pera. So, ano ngayon? Mali! Apo. Sir, sinaksak siya. Papasuri. Saan sinaksak? Siya po ang sinaksak. Siyempre, susuriin yung saksak. Nakakaintindi ka na ngayon. Natawa ka. Comedy ba? Paano ba naman kasi kung anong estilo mo, bulok na itinuturuan na kita, at least natuto ka. Okay ba? Sabihin mo sa kapatid mo, walang problema. Pagdating mo ate, kausapin. Okay ba? Sige.